Ito nga pala ang itsura ng loob ng Nabotas Fishport kung saan kami namimili ng panida naming isda doon sa Taytay. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga tao dyan ay nakaputing t-shirt. Naghigpit ngayon sila ng sistema, kaya kung buyer ka o di kaya broker ka dyan sa loob ng Nabotas Fishport ay kailangan nakaputing t-shirt ka. Kung tutuusin sa ngayon, mahal pa rin talaga ho ang isda kasi dati kung mura talaga at tagsayan, Diyos ko, punong-puno ho yung daanan na yan at halos wala ka na rin din madaanan, siksika na rin din ang mga buyer dyan. Yun nga lang, kapag nandiyan ka sa loob ng Nabotas Fishport, kailangan alerto ka rin kasi marami hong nagkalat dyan ng mga mandurukot. Ang mga nabili pala ng asawa ko dyan, nakabili siya ng malaking isda na tuna, yung pang slice or yung yellow pin na tinatawag. Tapos, meron siya nabili rin na banyerang galunggong na lalaking bilog na may halong babaeng galunggong. Tapos, yung isa naman, merong halong turay or tamban. Tapos, may halo na din siyang alumahan, matambaka at saka puse. Kung mapapansin dyan, napakaraming banyera. Ibig sabihin, ganung karami ang binabagsak na isda, tonelada. Pero para sa amin ng mga regular na namimili na isda, konti lang yung isda na yan talaga. At syempre, kailangan sundan mo na rin yung pinakabatilyo mo once na na-pick up mo na yung pinamili mong isda para security din ng mga isda mo kasi maraming ang kawatan dyan sa loob ng Nabotas. Kung hindi ka alerto, talaga mawawalan ka ng isda. At ito na nga yung mga pinamiling isda ng asawa ko. Bali, binukod-bukod na po namin dyan. Babae or lalaki na galunggong, malaki or maliit kasi napepresyohan na po namin. Kumbaga, tansyado na po namin kung magkano na namin siya ibebenta. Pasok na po siya sa pinakapuhunan namin. Kaya para sa aming mga nagtitindang isda, yung pinakahiling lang namin ngayong araw na to is maubos yung paninda naming isda or matirhan lang kami konting-konti lang. Dahil sa ganitong negosyo ay kailangan ma-dispose mo sa mismong araw na pinamili mo siya para kinabukasan ay bago uli ang maipamimili mong isda. So hanggang dito na lang mga Mariko, salamat sa mga nanood. At kung hindi ka pa nakapalo sa FB page ko, eh baka gusto mo na i-follow naman ako or i-share o mag-comment ka man lang isa sa mga video ko dahil malaking tulong nito para sa earnings ko. Maraming salamat po! Oh.